Susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Magmumula sa Philippine Information Agency, Philippines News Agency, Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, IBC, at Telebisyon ng Bayan. Narito ang Radyovisyon. Good Monday morning! Isang makabuluhan, mapayapa, masaganang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. San man kayo naroon, anuman ang inyong ginagawa sa mga oras na ito, samahan po ninyo kami sa isa na namang edisyon ng ating Radyo Vision sa Media ng Bayan. Sa araw na ito ng Lunes, ikawalo na tayo sa buwan ng Agosto 2016. At siyempre pa, makakaagapay pa rin natin sa ating pagtatanghal ang ating PTV4, Telestudio at ang ating IBC 13. At dito naman sa ating Radyo ng Bayan Studio, of course, makakabalikat natin ang walang kakupas-kupas na luningning ng Antipolo City, the girl with a dimple in every smile. Ang aking co-anchor lady, Ms. Zarina La Porcelana Luzuegro. Zarina, good morning. Good morning, Kap Francis. Good morning din po sa ating mga tagapakinig at nanonood ngayong umaga dito sa Radyo Vision. Sa loob po ng isang oras, samahan nyo kami na tunghayan ang may init na issue dito sa ating bansa. Live kami napapanood ngayon sa PTV4 at IBC 13. Live streaming naman po sa www.ptvnews.ph at maaari nyo rin po i-download ang aming PBS Radio app o PBS Rap sa inyo mga app store. At kung gusto nyo naman po na makilahok sa aming talakayan at pagbati, maaari kayo mag-text sa 0922-358-2679. At ang inyo naman pong kagapay, Francis Cansino, nag-aanyaya sa inyo. Sama-sama tayo till 7 o'clock in the morning sa kabuuan ng ating Monday edition. Kalakip ang pagpapakawala natin ng malawakang paglilingkod na pambayan. Siyempre pa ang paghimay, pagsuri natin sa ilang mga maiinit na isyung nakaguhit sa ilan nating mga pahayagang pangumaga. At siyempre pa ang napapanahong talakayan natin sa ating hapag ng talastasan. At para po sa kapakanan ng ating mga listeners sa DZRB, Radyo ng Bayan, Luzon, Visayas, Mindanao, kami po'y masusubaybayan nyo at worldwide naman sa pamagitan ng audio streaming. 33 himpilan tayo ng Radyo ng Bayan, kaya hindi po kayo maliligaw at mawawala. At syempre pa sa atin namang mga texters, nako, again, eto na naman ang aking pakiusap sa inyo. Huwag kalimutan ang inyong mga pangalan at addresses. In fairness, baka po hindi mabasa ni La Porcelana ang inyong mga mensaheng walang pangalan at address. And please, keep it short and simple. Kung minsan nahihirapan ako pag Jejemon ang inyong mga text. At talaga, lalo na... Jejemon. Eh, alam mo na, hindi na tayo panahon ng Jejemon. Anyway, good Monday morning, Zarina. Good morning, Ka Francis. Alam mo, gusto ko i-congratulate. Yes. Ang pinakauna nakakuha ng kampiyonato ngayong Olympics 2016, si Hidelyn Diaz mula po sa Zamboanga City. Siya po ay sumali sa weightlifting. Yan. Oh my God, napakahirap noon. Napakabigat. Ayan o, my goodness. Silver medalist. Yes, silver. After 20 years, nakakuha tayong muli ng medalya sa Olympics. Talaga naman. Congratulations, Iba talaga babae ngayon, no? Kahit yan, no? Kaya namin buhatin. Sorry ka. Hindi. Sorry. Maganda yung words of wisdom. Talagang akmadong akmado. But anyway, before that, ako'y talagang
159 na beses na hulog sa upuan. Okay, 150. Ah, 159 times. Okay. Bakit? Habang binabanggit ng Pangulong Rodrigo Duterte ang mga pangalan nitong mga narco-officials. Okay, itong mga weekend police. Yan, ano? Oo, ah, nitong nakalip. Naku, talaga namang pirmi ako nababalentong. Mm-hmm. Ah, biro mo, 159 na mga officials na nanunungkulan. O, ang sangkot, pati mga puli. Naku, talaga. Pwede pati, ba magsalita? May mga West pa. Alam mo, kulang pa yun, ano? Bagay. Kulang pa yun. Marami pa. May second, may second trans pa daw eh. O, pero alam mo, nakakalungkot. For the past 6 years, o, eh, wala tayong naulinigan man lang ni Katiting na meron na ganitong kalawak ang droga sa ating lipunang ginagalawan. Mm-hmm. Actually, after nung sinabi yung listahan, eh, 24 hours pinag-report sila sa kanika-kanila mga mother units. Yes, mga mother units. Yun yung mga police or generals, yes, mga non-commission, yung mga judge sa SC, kapag ka naman po sa LGU, sa DILG or Sir Bato, tama po ba? And lahat sila or medyo ilan sa kanila, nag-deny agad. Eh, siyempre. In-admit yung kanilang sarili. Ikaw naman, Nazarina naman, Diyos ko naman, meron ba namang nagsasabing ako'y tampalasan? Wala. Pag Let's give them the benefit the of the benefit doubt. And they have their own time to defend themselves. Once na sila sinampahan na ng kaukulang kaso, siyempre may due process yan. Hindi naman maharing bitayin ka kagad, ano, na wala man lang due process. Lahat yan may due process. Kaya lang, ang sabi nga ng Pangulo, Duterte, I am giving you 24 hours. To explain, to defend yourself, lumutang ka na. Dahil kung hindi, tutugisin kita eh. Hindi po pwedeng. Ngayon, meron nagsasabi nga, nako, eto nga maganda eh. Sa 159 names na sinambit ng Pangulong Rodrigo Duterte, meron kagad nag-react. Aba, sabi, sablay daw yung dalawa. Dahil patay na raw yung isa. Oo. Patay na raw yung isa. Yung isa isang na, ano, judge ba yun? Patay na 8 years ago. 8 years ago, patay na raw. Okay, sige. Granting for the sake of argument, na 159, sumablay yung isa, dalawa, tatlo, apat, lima, pagpalagay mo na. Pero yung accuracy is, yung margin of error is too small for the number, total number. 159 as against 155, isipin mo naman. Napakarami pa rin talaga. Huwag na natin. Ako, ang hiling ko lang sa kanila, with or without connection, sana tumulong sila sa government na labanan itong droga. And kasi, it's high time na lumutang na kayo kagad. Correct. Kailangan i-clear your names na, o kaya i-admit kung ano yung katotohanan. Admit or deny? Yes. Or, bahala kayo. Sige. Okay, sa ating words of wisdom for today, naku, akmadong akmado kay La Porcelana. Okay. Okay, ang ating po words of wisdom ngayong Monday morning ay, believe you can and you're halfway there. Okay, sa Tagalog. Ikli lang, sa Tagalog. Maniwala ka na kaya mo at malapit mo na itong makamit mula kay Theodore Roosevelt. Nako, maraming salamat. Maikli pero makahulugan. Ah, hindi, talagang isa lang ang ano yan. Maniwala ka na kaya mo, kakayanin mo. Parang ganun yan eh. You can. Katulad mo. Hindi. Ito ang right example talaga. Ikaw talaga ang akmado dito. So sa ang aspeto. Naniwala ka na kaya mo, kaya malapit mo nang makamit ang iyong pangarap na o kaya pangarap na mabuhay na maayos, diba? Lahat naman nangangarap na gano'n. So nandun na tayo na lahat, magkaroon ng magandang pamilya sa, yes, kasama yan sa magandang buhay, magandang buhay yan. Kaya lang kinakailangang magpaalam ka kay Mami Raquel para hindi yung nagtatago na sikreto niya. Okay. Bakit, Jermo, ano nangyayari sa'yo? Okay, huwag ka mag-alala. Tuloy-tuloy tayo niyan at pararaanin na natin ang unang sigwada ng ating Provincial Roundup. Radyo ng Bayan Report. Unahin natin ang tandag, Radyo ng Bayan, kasama si Greg Tataro Jr. Marajaw na buntag. Greg, konektado ka. Yes, Marajaw na buntag, kumpirmado ng Department of Labor and Employment o kaya Dole Field Office dito ang libong bilang ng mga manggagawang apektado ng biglang pag-shutdown ng operasyon ng Dole Philippines Incorporated in Eastern Philco Division, isang kumpanya ng plantasyon ng saging sa Surigao del Sur.
ayong kay Romilyn Bacton, Labor Employment Officer 3, patuloy na karahasan at panggigipit ng New People's Army o kaya NPA ang ibinahilan ng kumpanya. Batay sa sulat ng Corporate Human Resource Management ng Dole Stanfilco sa pamamagitan umano ni Atty. Anicito Ginumla ngayong taon pa lang, umaabot na sa 20 milyong piso ang luging na itala ng kumpanya mula sa 7 insidente ng panununog ng container van. Nito nang nagdaang buwan ng Hulyo, 2 beses na sinunugan ng NPA ang kumpanya dito. Napag-alaman na sa Surigao del Sur ay nasa 3 kabayanan ang plantasyon ng saging ng Dole Stanfilco. Ito ay matatagpuan sa bayan ng Tago, Parobo at Tagbina. Para sa Radyo Vision, ito si Greg Tataron Jr., BXJS Standard Media ng Bayan. Maraming salamat, Greg Tataron Jr. Puntahan natin. Mm-hmm. At susunod naman po, ang Boronga Radyo ng Bayan kasama si Pen Pomida. Magandang umaga, Pen. Konektado ka. Maupay na aga, damang salamat. Pumalo na sa mahigit 2,000 ang voluntaryong sumuko ng mga drug users at pushers sa buong Eastern Samar mula nang umupo sa pwesto ang Pangulong Rodrigo Duterte. Ito'y batay sa data ng Eastern Samar Provincial Police Office, ESPPO, mula lamang July hanggang July 1 hanggang July 28 taong kasalukuyan. Sa press release na pinalabas ng ESPPO na pag-alaman na sa kabuuang 2,667 na mga sumurrender ng mga drug personalities, 2,380 nito ay mga drug users, samantala 287 ang mga pushers. Batay din sa tala ng pulisya, 7 ang mga naaresto na drug suspects ay sinagawang drug operation ng PNP, samantala liban sa nasabing impormasyon, 2 ang napatay na drug personalities ng hindi pa makilalang mga salaring. Ayon kay Police Provincial Director, Police Senior Superintendent Tranquilino Araral III, hindi nila inaasahan ang mataas na bilang ng mga voluntaryong sumuko sa mga istasyon ng kapulisan sa lalawigan maging sa tanggapan ng ilang mga mayors at umaming sila'y naugnay sa illegal na droga. Mahigpit anyang ginagawang pagbabantay ng mga tauhan ng pulisya kung nasusunod ba ng mga ito ang ipinapatupad na local rehab program ng bawat hintila ng pulisya sa pakikipag-ugnayan ng mga LGUs, ilang ahensya ng pamahalaan, NGOs at ng ilang religious sector. Sinabi pa ni Araral na inaasahan nilang mas lolobo pa ang bilang ng mga sumukong drug offenders sa probinsya habang mahigpit na ipinatutupad ang kampanya ng kapulisan kontra droga. Para sa Radyo Vision, ito si Ten Pumida ng DYES Borongan Eastern Samar, Media ng Bayan. Maraming salamat, Pen Pumida. At panghuli naman po, narito ang Tabuk Radyo ng Bayan kasama si Hazel Gupay. Naimbag abigat, Hazel. Konektado ka. Naimbag na bigat, Pilipinas. Layunin ng Clean Health Kalinga sa lahat ng mga birthing homes na pampubliko at pribado ay dadaan sa akreditasyon upang masakop ang pregnancy monitoring, medical attention delivery at newborn screening. Ayon kay Romel Arangka ng PhilHealth Kalinga, plano nila na i-accredit lahat ang mga pasilidad para sa promotion ng facility-based delivery. Sa pamamagitan ng mga pasilidad, layunin ng PhilHealth na maipaalam ang kaalaman at change of behavior ng mga buntis na pangalagaan ng kanilang safety sa pamamagitan ng panganganak sa mga birthing homes at hindi sa bahay at sa mga hilot. Sa tulong ng JICA o Japan International Cooperation Agency, papalakasin ng Department of Health ang maternal at child care facilities upang masiguro ang serbisyo para sa mga babae na nasa reproductive age. Lahat ng munisipyo at rural health unit sa lalawigan ay mayroong birthing homes, maliban lamang sa 6 na pribadong institusyon. Sa pakikipagtulungan ng JICA, maipatutupad ang pagsasanay para sa mga barangay health workers. Para sa Radyo Vision, Hazel Gupay, DZRK, Radyo ng Bayan, Tabok City, Media ng Bayan. Maraming salamat, Hazel Gupay. 15 minutos, 15 segundos makalipas ang alas 6 sa ating aparador ng message center. Happy morning, Ka Francis and Zarina. Happy viewing to Colonel Yusuf Jimlani, Melinda Jimlani, Dr. Villaruz, Larry Laroa from Jimmy Sabandal ng Davao. Thank you very much. Happy listening. Happy viewing. Sir Francis, Ma'am Zarina, good morning po. Magandang programa nyo. Walang katulad.
lagi kaming nanonood araw-araw, William Kwaiko ng Palawan. Oy, thank you very much. Gandang buhay, Handsome Francis. Ganda na reception nila ron, ha? And Porcelain Skin, Zarina. Thank you. Naniwala siya, no? I would greet those hooked to your program. A blessed day and happy listening. I'm Zils Palacio of Butuan City. Maraming salamat po. Good day, M. Kap Francis. Ma'am Zarina, ask ko lang po ang mga teachers dito sa Leyte kung meron pong salary increase kami. Thank you po, M. Bautista Palo Leyte. Naku, susunod na po. Nakahilera na yan. Mm-hmm. Nakahilera na po. Naku, kayo pang mga guro. Gandang umaga po, Sir Francis, Ma'am Zarina. Gandang morning kina Kesha at Husna. Ah, mula po sa amin. Hi, Zarina. Good morning. Good na po morning ko kasi nakita na kita. Chad from Cagayan de Oro City. And finally, salam. Magandang araw, Kuya, si Amano mula sa Marawi City. Thank you very much. Sa akin naman pong cabinet, good morning sa inyong dalawa. Palagi po ko sumusubaybay sa inyo. Napakagandang palatuntunan mula kay Antonio Lachica ng Malibay, Pasay City. Maraming salamat. Salamat po. Gandang buhay, gwapong ka, Francis. Aba, talaga naman. And Ma'am Zarina, I just wanna greet to my loving family from Espirads of Holosulu. Hello po sa inyo dyan. Yeah. Good morning, Sir Francis. Ma'am Zarina, please greet your avid fans dito sa SBC Resto Bar, Canlaon City, Negros Oriental. Thanks po, si Limuel ito. Maraming salamat, Limuel. Ma'am Zarina, salamat kay Bagyong Karina dahil naulanan mga pananim namin dito sa Isabela. Roger Almazan of SM Isabela. Thank you. Good morning, Zarina, Sir Francis. Hangang-hanga ko sa Administrasyon Duterte tungkol sa droga na nauhuli na ang mga malalaking isda. From Georgina ng Katbalogan City, Samar. Maraming salamat po. Okay. At naku, parang makulimlim ang ating kapaligiran, Zarina. Tingnan nga natin, silipin natin ang ating weather outlook for today, Monday. Yes, live po sa Pag-asa DOST, punta na natin ang ating kasamahan na si Amor La Rosa para sa ating weather update today. Amor. Maraming salamat. Magandang umaga, Zarina at Ka Francis. Magandang umaga, Pilipinas. Narito na po ang latest sa lagay ng ating panahon. Patuloy nating binabantayan ng isang sama ng panahon o low pressure area dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility. At yan po ay alas 4 ng umaga, huling namataan sa line 645 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. Ayon sa Pag-asa, posible po yan lumabas din ng ating Philippine boundary within the next 24 hours at agad din po itong malulusaw o magde-dissipate. Pero sa ngayon, patuloy naman ang pagpapaulan nitong southwest monsoon o yung hanging habagat, particular na dito sa kanlurang bahagi ng Luzon, Visayas, hanggang dito po yan sa kanlurang bahagi ng Mindanao. Inaasahan nga natin ang maulap na kalangitan na magdudulot ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan at mga pagkidlat, pagkulog dito yan sa Metro Manila. Kasama rin dito ang Ilocos Region, Cordillera, Cagayan, ganun din dito sa Mimaropa. Ibig sabihin, kasama po dito ang Mindoro, Marinduque, Romblon at pati na rin ang lalawigan ng Palawan. Same weather condition ang dapat paghandaan ng mga residente ng Calabar Zone. Kasama po dyan ang Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at ganun din ang bahagi ng Quezon. Inaasahan din po natin yung ganyang klase ng panahon dito yan sa May Zambales at pati na rin sa Bataan. Kaya doble ingat at syempre huwag kakalimutang mag-monitor ng updates na ilalabas ng Weather Bureau sa mga susunod na oras. Para naman sa natitirang bahagi pa ng ating bansa, inaasahan naman ang bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na meron pa rin chances ng mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog. At kaya naman silipin po natin ang inaasahang agwat ng temperatura sa iba't ibang bahagi ng bansa. Unahin natin dito sa Luzon, para sa mga nasa Baguio City, inaasahan po natin ang 16 to 19 degrees Celsius. Kaya ihanda pa rin ang inyong jacket dahil malamig na panahon pa rin ang mararanasan. Dito naman sa atin sa Metro Manila, mararanasan po natin ang temperatura nga abot ng 24 to a possible high of 31 degrees Celsius. Bagamat mainit pa rin ang panahon, posible pong maranasan yung makulimlim na kaulapan at inaasahan pong magdadala yan na mga pag-ulan at pagkidlat, pagkulog.
Dito naman tayo sa bahagi po ng Visayas. Sa viewers natin dyan sa Tacloban, ang temperatura 25 to 32 degrees Celsius at inaasahan po dito yung generally fair weather condition. Dito naman sa Iloilo at ganun din sa Bacolod, same temperatures yan pero inaasahan naman natin dito ang cloudy skies with rain showers and thunderstorms. At panghuli natin dito sa bahagi ng Mindanao, sa Cagayan de Oro, inaasahan po natin yung 22 to 32 degrees Celsius. Habang dito naman sa Metro Davao, sa Durian Capital of the Philippines, 26 to 33 degrees Celsius ang inaasahang temperatura. At meron pa rin pong chances yan na mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog. Ganun din pong inaasahan natin dito sa May Zamboanga. Pero yung temperatura bahagya pong mas mababa. Posible po yung umabot ng 24 to 32 degrees Celsius. At yan ang latest sa lagay ng ating panahon para sa Radyo Bisyon. Ako po si Amor La Rosa mula dito sa Pag-asa DOST Media ng Bayan. Maraming salamat, Amor La Rosa. Tuloy-tuloy na tayo sa ating unang bulusok ng mga balita on a beautiful Monday sa pamagitan ng ating kabalikat, Mr. Audrey Gorisetta. Mr. Audrey, magandang Monday morning. Go! Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Bumisita si Pangulong Rodrigo Duterte sa burol ng 4 sundalo sa isang engkuwentro sa New People's Army. Dinalo din at pinarangalan ng Pangulo ang 11 sundalong sugatan sa madugong insidente. May report si Eunice Samonte. Linggo ng madaling araw nang bumisita ang Pangulo sa Naval Forces Eastern Mindanao Command kung saan nakaburo ng 4 nasawi sa engkwentro sa pagitan ng rebelding grupo ng New People's Army nitong Huwebes at Biyernes. At kahit madaling araw na ay personal pa rin niyang dinalaw at pinarangalan ang 11 sundalong sugatan sa madugong insidente. Ang mga sundalong ito ay sumasailalim na ngayon sa medical treatment matapos ang close encounter sa New People's Army sa Boncayo at Maragusan, Compostela Valley, kung saan naglagay ng landmines ang rebelding grupo sa dadaanan ng ating mga sundalo na ikinagalit ng ating Pangulo. We're having talks. You better decide now. Tonight, nandito ako sa Davao. You may hear it maybe, or if it is there, decide now. Gagamit ba tayo ng landmine? Kasi kung gagamit, I will order the armed forces to prepare the explosives also, ordnance. Para tabla. Eh bakit yung sundalo lang ng gobyerno ang magdusan ito? Lahat tayo. I can understand. Yung prinsipyo mo, fine. We've been at war for almost 45 years. That's why I'm pleading to everybody, including the Communist Party of the Philippines, to continue with the peace talks. I have kept my silence despite the ranting of season. Hindi na ako, kasi kung mayor lang ako, pwede. Pwede talaga, but then I carry the burden of a nation, and so I have just to control my mouth. But this cannot go on. Bukod sa landmines na sumabog sa mga sundalo, ay brutal na pinatay ng NPA ang mga sundalo na ginilitan pa ng leeg. Actually, we are also surprised by what the NPA has done to our troops. No? It was a fair fight. We have an encounter, but the sad part is demutilated our soldiers. As you have seen, sa kabila nito, magpapatuloy pa rin ang operasyon ng militar laban sa rebelding grupo. Samantala, may panawagan din sa NPA ang mga kamag-anak ng mga nasawing sundalo na sina Corporal Jimmy Baita Jr., Corporal Hilmar Mapa, Private First Class Roland Sarmiento at Corporal Ruel Mangawang. Suspire, pero ngayon magpatuloy pa rin. Sana mag-stop na siya. Sana po. Napatuloy lang yung ceasefire. Binigyan naman ng paunang financial assistance ng Pangulo ang pamilya ng mga nasawing sundalo na makakatanggap din ng financial assistance mula sa Armed Forces of the Philippines. Para sa PTV News, Eunice Amonte, Davao City. Kaugnay ng balitang yan sa pagdalaw ni Pangulong Rodrigo Duterte sa burol ng mga nasawing sundalo dahil sa engkwentro
Tiniyak o tinalakay din ng Pangulo hinggil sa usapang pangkapayapaan at nilinaw nito ang pagnanais niyang makamit ang tunay na kapayapaan. Nagbabalik si Eunice Samonte. Either you stop it or we stop talking. Wait na lang. Another 45 years. Ba't makakababa ba kayo kung mamatay ang mga tatay mo, nanay mo? Kayo ba pag birthday ng mga anak nyo, nakakababa kayo doon sa ano? Is that the life that you really need? Yung mga leader niyo, hindi naman nananalo. So, anong gusto ninyo? Either you stop it now, or I'm ordering the government panel to come home. At ano yung gastos nila, di ibigay ko na lang sundalo. Sige, bili kayo ng isang barkong explosive dyan. Paputokin natin itong... I'm not pleading this time. That's an ultimatum. I hear another explosion killing people. Not only soldiers killing people. No talks. Pasensya na. Padre, yan talaga ang buhay. Kung hindi tayo magkaintindihan. Kabilang sa mga isyu na talakay sa pahayag ng Pangulo ay ang peace talks sa pagitan ng militar at ng rebelding grupo na kinabibilangan ng Communist Party of the Philippines, New People's Army at National Democratic Front. Nabanggit ito ng Pangulo matapos personal na makita ang sinapit ng apat na sundalong nasawi sa pakikipaglaban sa rebelding grupo ng NPA. Sa kanyang pahayag, nilinaw ng Pangulo ang kanyang pagnanais na makamit ang kapayapaan na matagal na rin ipinaglalaban ng makakaliwang grupo. Ayon sa Pangulo, itigil na ang paggamit ng landmines sa mga sundalo na nakikipaglaban, lalo pat hindi ito patas dahil hindi naman gumagamit ang mga sundalo na mga pampasabog sa pagtugis sa rebelding grupo. Nasasaktan din ako para sa inyo. Kayong mga komunista dito sa Davao, kung mamatay kayo, sinong pumupunta doon sa punerarya? Ako! Big time leaders ninyo, pinayagan kong ilibing dito. These guys were sad, but I told them that, we are in government. Wala tayong magawa. We cannot exhibit the same behavior because dala-dala natin yung gobyerno. Wala tayong magawa din in pursuing a quest for peace. I have to do it, I told them. Do not be angry at me because, it would just really worsen. Ngayon, pag ganito, if the talks fail, meron tayong usapan. I would insist you include the landmine issues or else no talks at all. Dagdag pa ng Pangulo, ang kapakanan ng mamamayang Pilipino ang pinaka-importante sa lahat na hindi dapat masakripisyo dahil sa giyera sa pagitan ng mga Pilipino. Para sa PTV News, Eunice Samonte, Davao City. Samantala, tiniyak naman ng palasyo na dadaan sa tamang proseso ang mga pinangalanan ni Pangulong Rodrigo Duterte na opisyal ng pamahalaan na sangkot umano sa opresyon ng ilegal na droga. Ayon kay Communications Secretary Martin Andanar, iimbestigahan pa ng Philippine National Police, Philippine Drug Enforcement Agency at mga kinauukulang ahensya ang mga umano'y narco-politicians. Magsasampa umano ng kaso laban sa mga sangkot na opisyal matapos ang imbestigasyon. Muli namang hinikayat ng palasyo ang lahat ng mga nabanggit ng Pangulo na sumuko sa mga kinauukulan at ipaisalalim ang sarili sa imbestigasyon kung nais nilang malinis ang kanilang pangalan. As usual, yung investigation ng Philippine National Police, ng PIDEA at ng iba't ibang ahensya pa na nasa ibabaw nitong investigasyon kung sino yung mga sangkot sa pagbebenta ng droga. Pagdating naman dun sa pag-file ng cases, of course, automatic naman yan, papaila ng case yan after nitong investigation. At of course, the usual din na the president is encouraging all of the persons of interest, the mga alleged drug lords and drug cuddlers, na to come out in the open to surrender themselves and submit themselves to a thorough investigation if they want to clear their names.
Samantala, isa-isang nagtungo sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang ilang mga opisyal na sangkot umano sa ilegal na droga ng bansa. Ito'y ilang oras bago matapos ang ultimatum na ibinigay sa kanila ni Pangulong Rodrigo Duterte. May ulat si Julius Disamburon. Isa-isang nagtungo sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa Campo Crame ang mga opisyal na sangkot sa operasyon ng ilegal na droga sa bansa. Ito'y matapos magbigay ng 24 oras na palugid si Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa mga ito na sumuko na sa kamay ng batas. Kabilang sa mga napaulat na naunang sumuko nitong Linggo ng umaga, sina San Rafael Bulacan Mayor Cipriano Goto Dungao Villalago Jr. at Sagyaran Lanao del Sur Official Rasmia Macabago. Pangunahing dahilan ng mga sumuko ang linisin ng kanilang mga pangalan. Hindi ko nga alam. Nagulat lang ako. Pwede po rin yung detalye pa rin na pagkakasama? Tao na, bahalang magpas yan. Hindi ba? Kung naniniwala sila. Hindi ko alam sa kanila kung ano. Siguro ako pupunta ako sa DILG kasi halal daw kami, elected official. Kinagabihan, ilang oras bago matapos ang ultimatum ng Pangulo ay humabol din sa CIDG si Retired Police Superintendent si Siron Ada. Sa panayam ng media kay Ada, sinabi nito na sumunod lamang siya sa direktiba ng Pangulo. Nilinaw din niyang hindi din daw siya gumamit ng shabu o anumang drug substance, gayon din ang pagprotekta ng mga drug pushers. I appreciate sa kanya, sa kanyang mithiin na mawala itong salot na bisyo sa ating lipunan. Willing tayo to participate in the investigation. Kung halimbawa man ganun nalagay ang pangalan ko, hindi naman po ako tumatakbo sa ano at ako'y magpapa-imbestiga po. And when did you retire? February 16, 2010. Samantala, may ilang mga sumuko din sa mga otoridad ang kasalukuyang bineberipika, lalo na ang mga sangkot na judge at mambabatas upang maidagdag sa kabuuang bilang ng mga sumuko. Napag-alamang may sumuko na din sa mga tanggapan ng pulis sa mga lalawigan. Ayon naman kay Pangulong Duterte, hindi pa din sila titigil sa kampanya kontra ilegal na droga sa bansa na siyang sumisira sa peace and order at kinabukasan ng susunod na henerasyon. Para sa PTV News, Julius Disamburon. Sa kaugnay na balita, pinabulaanan ni dating Cebu City Mayor Michael Rama ang mga alegasyon na sangkot siya sa operasyon ng ilegal na droga. Sa isang Facebook post, sinabi ni Rama na handa siya na makiisa sa gagawing investigasyon ng pulisya para linisin ang kanyang pangalan. Sa kabila nito, iginiit ng dating alkalde na hindi siya susuko sa pulisya. Anya, pasanin na nag-aakusa ang pagpapatunay sa mga alegasyon nito. Dapat din umanong may matibay na ebidensya ang pagpapangalan sa mga individual na umano'y sangkot sa droga. Suspetsya ni Rama na dawit umano siya o ang kanyang pangalan dahil siya ang nangasiwa sa panunumpa ni Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa. Itinanggi naman ni Rama na personal niyang kakilala si Espinosa at kaya lamang niya umano pinangasiwaan ng panunumpa. Excuse me. Pinangisawaan ng panunumpa dahil siya ang regional president ng United Nationalist Alliance sa Visayas. Isa si Rama sa mga pinangalanan ni Pangulong Rodrigo Duterte na mga opisyal ng pamahalaan na sangkot sa operasyon ng ilegal na droga sa bansa. Samantala, malinaw umano ang mensahe ni Pangulong Rodrigo Duterte sa paglalabas nito ng panibagong listahan ng mga lokal na opisyal at west na sangkot sa operasyon ng ilegal na droga. Ayon kay Communications Secretary Martin Andanar, patunay umano ito sa pagiging totoo ng Pangulo sa kanyang adhikain na sugpuin ang droga sa bansa. Pagpapakita rin umano ito na walang sasantuhin ng Pangulo maging ang matataas na miyembro ng pamahalaan. Muli namang umapela ang talihim sa taong bayan na patuloy na makipagtulungan sa pamahalaan upang masugpo ang ilegal na droga sa bansa. Mensahe ko lang po sa taong bayan at sana tuloy-tuloy po ang ating pakikipagtulungan sa ating gobyerno para masugpo na itong ilegal na droga sa ating bayan na talagang salot sa ating pag-asenso. At kasi kung hindi tayo magtutulungan, wala namang hindi magiging madali ang solve nito mga problema na ito. Kaya ang kailangan po natin ay suporta talaga ng taong bayan. At nakita nyo na sa announcement po na Presidente Rodrigo Duterte kaninang madaling araw ay pinangalanan niya na yung ilan sa mga di umano'y sangkot sa ilegal na droga na mga mayor at
congressman at mga huwes po, member ng ating judiciary. At ito po yung nagpapakita lamang ng sinseridad mula sa ating Pangulo na wala pong excuse dito, wala pong sacred cows sa pag-aanap, pagsusugpo at pag-aanunsyo, pag-expose ito mga pangalan ng mga mataas na miyembro na ating gobyerno dito sa salot na droga na ito. Samantala, para naman sa ating good news, matapos ang 20 mahabang taon, nakakuha na ang Pilipinas ng silver medal sa ginaganap ngayon na Rio Olympics. Ito ay sa pamamagitan ng Filipino weightlifter na si Hidalyn Diaz. Pumangalawa si Diaz sa 53 kilograms weightlifting division kung saan nakakuha ito ng score na 200. Ang 25 anyos na weightlifter ay tubong sa Buanga City. Samantala, bigong makausad sa susunod na round ang tatlong atleta ng Pilipinas sa unang sumabak sa Rio Olympics. Sa kabila nito, hindi nawawala ng pag-asa ang Philippine team na matutuldukan na ang 20-year medal draw sa prestigyosong sporting event. Ang detalye mula kay Pauline Requesto. Bigong masungkit na mga Pilipinong atleta ang tagumpay sa unang araw ng Rio Olympics. Tatlong pambato ng bansa sa larangan ng table tennis, boxing at swimming ang unang sumalang sa prestihiyosong sporting event matapos ang engranding opening ceremony nito noong Biyernes o araw ng Sabado dito sa Pilipinas. Eliminated na si Ayan Lariba sa women's single competition ng table tennis matapos matalo sa pambato ng Congo na si Han Xing. Natalo ng Congolese national si Lariba sa best of 7 match sa score na 11-7, 13-11, 11-9 at 11-7. Si Lariba ang kauna-unahang Pinay table tennis player na nakapasok sa Olympics. Samantala, bigo ring makalusot sa susunod na round ng men's lightweight division si Charlie Suarez matapos ang split decision ng tatlong hurado pabor kay Joseph Cordina ng Great Britain. Dahil dito, si Roger Ladon ng men's light flyweight division na lamang ang natitirang pambato ng Pilipinas sa boxing. Hindi rin nakapasok sa men's 400-meter freestyle final ang Pinoy swimmer na si Jesse Lacuna. Nakapagtala si Lacuna ng oras na 4 minutes and 1 second at nagtapos sa ika-46 na pwesto. 13 ang delegadong atleta ng bansa sa 2016 Rio Olympics. Para sa PTV News, Pauline Requesto. Mga paparangalan ngayong taon sa prestigyosong Ramon Magsaysay Award, ating kilalanin sa ulat ni Julius de Samburon. 6 na natatanging personalidad mula sa iba't ibang bansa sa Asya ang kabilang sa makakatanggap ng Ramon Magsaysay Award sa 31 ng Agosto sa Cultural Center of the Philippines, kasabay ng kaarawan ni dating Pangulong Ramon Magsaysay. Kasama sa mga paparangalan ay ang charity-based philanthropist Dompet Duafa ng Indonesia, Vezwada Wilson ng India, artist and advocate Todur Badabusi Krishna na mula din ng India, Japan Overseas Cooperation Volunteers mula sa Japan, at ang Vientiane Rescue mula sa Laos. Ilan sa kanila kinilala dahil sa pagsusulong ng humanitarianism, peace and international solidarity at leadership. Mapalad din nakasama sa mga tinanghal na 2016 Magsaysay Awardee ang kaisa-isang Pilipina, ang 75 taong gulang na si Ombudsman Conchita Carpio Morales. Dahil sa kanyang pagiging halimbawa ng opisyal na nagsusulong ng mga hakbang kontra korupsyon at pagkakaroon ng mataas na ethical standards sa serbisyo publiko. The Ombudsman fights all forms of corruption. Anywhere, everywhere. Mula sa mga katangiang iyan, masasalaming hindi nga malayo kung bakit nasama si Morales sa bibigyang parangal ng RM Foundation. Si Morales ay naitalaga bilang Associate Supreme Court Justice noong 2002 sa ilalim ng Arroyo Administration at naging ombudsman sa termino ni dating Pangulong Benigno Aquino III. Matapos ang pag-anunsyo, malugod na tinanggap ito ni Morales at magsisilbi din daw inspirasyon para sa kanya upang ipagpatuloy ang paghuli sa mga tiwaling opisyal ng pamahalaan na nagnakaw ng kaba ng bayan. Magbibigay din daw ito sa kanya at sa iba pa niyang kasamahan ng katatagan upang patuloy na tutukan at huwag matakot sa paglaban hindi lamang sa mga kurap kundi maging sa mga maninira ng moral ng isang tao. Ayon naman sa naunang pahayag ni RMAF President Carmencita Abella, tila nagkapare-pareho ang mga Magsaysay Awardees ngayon sa iisang katangian
ang isulong ang pagbabago sa kanilang mga bansa. Ang Ramon Magsaysay Award ay katumbas ng Nobel Peace Prize at simula taong 1958 ay nagkakaloob na sila sa mga individual na may katangian at kontribusyon sa pagpapaunlad at pagpapaganda ng lipunan kahit ano paman ang kanilang lahi, kasarian o nasyonalidad. Kabilang sa mga bansang nakatanggap ng 1958 Magsaysay Award ang India, Indonesia, Taiwan, Sri Lanka at Pilipinas. Maglaon ng taon, ilang mga Pilipino pa ang naparangalan kabilang sina Lino Broca noong 1985 sa larangan ng Literature and Creative Communications Arts, dating Senadora Miriam Defensor Santiago sa Government Service noong 1988 at dating Pangulong Corazon Aquino noong 1998 sa larangan ng Peace and International Understanding. Pangalawa naman ang Pilipinas sa may pinakamaraming naiuwing Magsaysay Award mula sa nangungunang bansang India. Para sa PTV News, Julius De Samburon. At yan po naman ang aming mga nakalap na balita at impormasyon para sa Radyo Vision. Ako po si Audrey Goriceta. Balik muna sa inyo kay Francis at Sherina. Maraming salamat, Mr. Audrey Goriceta, sa ating mga balita. Nagatid sa ating orasan, 41 minutos at 5 segundos na makalipas ang alas 6, Sherina. Ito po na mula sa aking cabinet. Okay. Babati natin ating... pakibati naman po kami dito sa DY City Radio ng Bayan Tacloban, sina Sir June, Sir Bobby at Kurt. Maraming salamat po at hello po sa inyo. Thank you. Good morning, gwapong ka Francis and Ma'am Zarina. Kayo lang po ang number one station sa buong Pilipinas. The best kayo sa amin dito. Gemma Paniterse, Pagsanghan, Samar. Maraming salamat po. Good morning, Ma'am and Sir. Greet ko lang po ng happy morning ang lahat ng teacher sa North Malungon District from Nitz Escanero of Banate, Malungon. Maraming salamat po. Okay, hahabol ko na lang. Good day po, Sir and Ma'am. Maraming salamat po kay President Duterte sa pagbubunyag niya muli ng mga tiwaling government officials. Mabuhay ka, mahal naming Pangulo, NARS ng Taguig City, Tayway. Salamat at good day, Sir Francis and Ma'am Zarina. Pakibati po kay Pangulong Duterte. Idol ko po siya dahil siya ang tunay na action star ng Pilipinas. Akdam ng Holosulo. Ginawa mo ng action star, ha? Okay, Leymar Martin ng Isabela, greet ko nga po. Self ko, nagkakape kami rito. Raymar Martin at Fugos Jones Isabela. Agyamanak, kakada kayo. Okay, Kastamet. Life is like a flute. It may have many holes and emptiness inside. But if you work on it carefully, it can provide magical melodies as gateway to happiness. Enjoy life every day. God made it for you. Make it worth living. From Cecil of Cagayan de Oro City. Ang buhay daw ay parang pluta. Maraming butas talaga. Maraming mga hardships, maraming encounters, maraming difficulties, maraming trials. Pero pagsabay-sabay naman na ano yan, makakamtan mo rin ang magandang tunog at kaligayahan. Another words of wisdom. Ipakilala mo na rin ang ating guest for today. Yes, Kap Francis, kanina pa natin kasama dito sa studio ang ating mga guests mula sa National Home Mortgage Finance Corporation. Ayan. Si Sir Noe Valencia, Manager ng Regional Account Servicing Department and Management Group. At si Sir Adornico Redondo Jr., OIC naman po siya ng Office Collection Management Department. At ang pag-uusapan po natin ay ang programa ng National Home Mortgage Finance Corporation para sa ating mga kababayan. Magandang umaga po, Sir Valencia and Redondo. Okay. Magandang umaga naman po sa lahat. Good morning, Sir. Good morning, Ma'am. Okay. Salamat po. At dito nyo sa Radio Vision, mailalatag ang mahalagang mga programa ng ating National Home Mortgage Finance Corporation sapagkat siguro napapanahon na rin na malaman din namin, malaman ng lahat na kung ano pa yung mga priority programs ng ating NHMFC. Okay, sino pa magpapaliwanag? Si Mr. Noe at Mr. Ador. Sir, okay. Good morning po. Yes, good morning. Go ahead. Sa ngayon po, meron kaming pinatutupad na isang programa po na makakatulong sa mga borrower po ng National Home Mortgage Finance Corporation. Ito po ay nagsimula noong July 1st, itong taon lang po. So ito po ay igagrant ng 1 year from now. So it will last up to June 30, 2017. Ang highlight po nito, yes. Number one is to condone 100% ng penalty. Kung may utang po tayo ng 2 million at yung 1 million doon e penalty, totally po
Aalisin na yun. Opo, tanggal na po yun. Ba, maganda. Condonation ito. Condonation po siya. Yan, okay. Opo. Ang pangalawa naman po, magkakaroon po tayo ng discount doon sa interest. Kasi po sa loan natin, may nakapaloob doong accrued interest. Mm-hmm. So, depende po sa mga naihulog, pwede po magkaroon ng diskwento doon sa interest ng nang magmula ng 10% hanggang 20%. Mm-hmm. At ang isa pa po, dahil ang mga lumang loan po natin, meron po tayong 6%, 9%, 12%, and 16%. Aha. Once na nag-avail po tayo nitong penalty condonation, mm-hmm, pwede pong i-reduce yung ating interest rate up to 8% or 10%. Depende po sa loan term na ating pipiliin. Pero dyan po sa mga condonation program na yan, ang naaapektuhan lang talaga dyan, yung penalty, ano po? Pati interest na po. Pati interest. Pero yung monthly endowment mo, nananatili doon sa rate na yon, kung magkano man ang talagang naibigay o naipapataw sa yung monthly endowment rate. Pwede pong bumaba yung rate kapag inavail po nila itong penalty condonation. Uh-huh. Sa ilan, pag ni-restructure nila, uh-huh, maaaring maging 8% or 10%, depende dun sa term. Pero dito, yung term mo kasi, up to maximum of 30 years. Pero may option no si applicant na apiliin yung mas maikling pagbabayad. Ganun po. Ngayon, sino po yung eligible or yung mga beneficiaries itong program na to na restructuring and penalty condonation? Ang mga eligible ho dito, yung mga masasabi natin medyo nakalimot doon sa pagbabayad, yung moderately delinquent, mm-hmm, saka yung highly delinquent, okay, lalong-lalo na yung mga highly delinquent. Kasi pag titingnan ho natin yung mga account nila, napakalaki na ho yung nag-accumulate na penalty. So pag inabil ho nila, 100% ang mawawala, and at the same time, 10 to 20% ang mawawala dun sa naipon ding interest. Mm-hmm. And sabi ni Sir Ador, 1 year bibigyan sila para mag-apply dito sa program na to. Pero meron po bang processing fee na dapat bayaran yung mga borrowers na mag-a-apply sa ganitong program? Ay lang po ang kagandahan ng programa nito. Wala po siyang processing fee. Okay. So more on talaga, Sir Francis, na penalty and dun sa interest rate, mapapababa. Ano po yung nag-push sa inyo or drives you na parang gawin o buuin yung ganito magandang konsepto ng programa? Kasi po, napapansin ng National Home Mortgage na medyo, dahil sa mga priority po ng ating mga borrower, minsan nakakalimutan na nilang magbayad ng obligasyon sa kanilang housing loan. Mm-hmm. So, napansin po na talagang habang tumatagal ang panahon, lumalaki na yung penalty and interest, so lalo silang nababaon. Yes. Mm-hmm. So, nag-decide po kami na i-present sa board ng National Home Mortgage na magpalabas uli ng isang condonation program para po mapanatili ng mga ating borrower yung kanilang mga bahay para hindi na po umabot nyo sa foreclosure. Sa pagkakataon bang ito, kaya kayo nagbukas ng ganitong programa, condonation and restructuring loan and ever, marami po ba talaga ang mga delinquent? At na-subject na ba? Marami na rin bang na-subject ng foreclosure? Ayon po sa aming talaga medyo malaki-laki na hong mga number ng mga delinquent borrowers, mm-hmm, ang hindi nakapagbabayad. Mm-hmm. So, ito nga, kaya nga ho, para ho maging tuloy ito, actually ito rin, naging tulong dun ito sa ating pamahalaan para ho yung mga nakalimot na magbayad ay maibalik ko sa atin ang perang na ipahiram sa kanila at maging tuloy-tuloy ho ang programa para sa ating housing industry. Alam mo, Mr. Noe, Mr. Ador, Zarina, ako'y hindi maniniwala doon sa nakakalimot eh. Oo nga. Sa laki nung Susmar Joseph, sa tuwing uuwi ka, eh, no? Sa tuwing uuwi ka, papasok ko doon sa bahay. Alam mo, yung bahay na yan, naka-mortgage yan, may utang ka. Alam mo, imposible naman makalimot ka. Unless na-aning-aning ka na. Ayun, makakalimot ka. Pero sa isang taong nasa tamang pag-iisip, eh hindi mo naman dapat kalimutan yung obligasyon na yan dahil primordial, tahanan, shelter yan eh, di ba? Isa yun sa priority. Gano'ng maximum na naipauutang ng National Home Mortgage? Noong mga panahon kung nagpapautang pa kami, yung noong mga 1995-1996, yun ang marami kaming naging binipisa doon sa ilalim ng Unified Home Lending Program. Aha, so hanggang 375 po yung maximum. Wow.
Wow. Na naipauutang po noon. Wow. No, ang laki. Individual yun, ha? Opo, individual ho yun. 300. Yung mga ganyan, eh, normally, magkano po ang monthly endowment niya at magkano ang interest? Ang interest po nito, mayroon ho 6% hanggang 16%. Depende ho doon sa halaga ng naipautang. Mm-hmm. 25 years to pay, 15 years, 10 years to pay, depende, parang ganun. Depende sa age. Opo, hanggang maximum po ng 25 years po. Na. Okay. Ano po yung mga requirements na mga gusto mag-apply dito? Dito sa ilalim ng penalty condonation na ito, kailangan ho, update number ho, no? Siyempre yung capacity to pay. Uh-huh. Dapat may kakayahan no siyang magbayad doon sa makukumbyot na monthly buwan ng hulog. Uh-huh. Ngayon ho, dapat i-update din ho nila yung amilyar kasi obligasyon naman ho ng bawat tao na magbayad ng buwis sa lupa. Yes. Tapos kung hindi ho siya mismo yung principal, inaalo ho namin yung special power of attorney. Okay. Kung yung misis naman ho ang mag-avail, marriage contract po. Ah, oh, syempre. Aho. Oh. Kaya ihanda mo na yung marriage contract mo. Hindi pa ako kasal, ko talaga. Ay, nga, itong buwan ng August, hindi ba? Bawal nga, ghost month. Bawal sige, palagpasin natin, September 1st. Okay. Anyway, going back. Okay, going paano back po yung portion ng pag-aano nito sa, yung termino sa loan na ito, sa mga loan nila, paano nyo hahati na babawasan? Sa ang termin ho dito, kapag nag-restructure sila, nasa maximum na 30 years, di ho ba? Ngayon, yung restructured loan ho yun, hahati yun yung tinatawag nating interest-bearing and non-interest-bearing portion. Okay. So, ibig sabihin ng interest-bearing, hindi na, papatawan ho siya ng tubo mula sa 8 hanggang 10%. Wow. At yung non-interest-bearing, hindi na ho yung babayaran, i-amortize lang ho nila dun sa napili nilang termino. Okay. Hindi, halimbawa ganito, Mr. Ador or Mr. Noe, meron akong naka-mortgage sa inyo. Okay. At 25 years to pay. Okay. Nakakabayad na ako ng 5 taon. Religiously o walang paltos yun. Ha? Talaga naman kahit na hindi na ako bumili ng masarap na pagkain, basta't mabayaran ko lang. Okay. Now, after 5 years, medyo nagkaroon ako ng mas malaking financial requirement. Hindi ako nakabayad ng 1 taon. Ia-apply ko ngayon. So, paano po ang magiging computation nito? 25 years to pay, nabayaran ko na yung 5 years nang walang problema. Ngayon, dito sa nalalabing 20 years, ia-avail ko ang restructuring o condonation. Pwede bang pagsabayin na yun? Pwede po. Pwede bang pagsabayin yun? So, paano po ang mababawas sa aking alimbawa, ang total value is 300,000. Yes, sir. Ay, kapag nakapagbayad ka ng 5 years, then nagpumalya kayo ng 1 taon. Yan ho bang ibig niyo sabihin? Inapplyan ko ngayon itong condonation mm-hmm. and the restructuring loan. Aba, i-consider ho namin yung 5 taon na naibayad ninyo. Okay. At yung na-incur na penalty dun sa 1 taon, 100%. Hindi na ho babayaran at at the same time doon ho sa interest na nag-accumulate dahil sa hindi niyo pagbabayad ng 1 taon, maaari hong mabawasan yon hanggang sa maximum na 20% po. Malaki-laki din. Malaki din ang maitutulong pala. Mm-hmm. Kaya pala binuksan niyo yan, malaki maitutulong doon sa mga nagka-problema sa kanilang monthly amortization. Yun ho ibabangga natin yun doon sa yung 5 years na yon, yun kukumpute natin tinatawag na total expected payment. Yung monthly amortization multiplied by parang 60 months, then ibabangga ho natin doon sa total na payment yun doon sa 5 years at yun ang magiging basa natin para doon sa ma-discount na unpaid interest. Okay, sana po pag may panahon kayo, dalaw-dalawin yung Radio Vision para mas malawak pa nating maihahayag yung mga programa na yan ng ating National Home Mortgage and Financing. Opo, laging bukas pang aming tanggapan para sa ganitong pagkakataon. Bahala na si Elena sa inyo, no? Sa pag-iimbita, paglibre kayo. Okay, so ang inyo pong hotline, ano po ang hotline number natin? Saka habol ko na rin, sino yung mga hindi pwede? Kasi kung may eligible, meron din hindi pwede. Opo. At the same time, yung contact information nyo po. Ayan, yan. Dito sa programa, unang-una po, ang hindi po pwede, yung mga
borrower na hindi nagbayad simula nung na-take out. Ayun. So zero payment, hindi po sila pwede. Okay. At saka po ang mga inabandona units po. Hindi na po sila po pwede. Okay. Bawal na sila. At yung nag-avail nung Republic Act 9507, isang penalty condonation din po yung program namin. Ayun. Okay. Hindi na rin po sila po pwede. Ayun. So kinakailangan bago. Bago. Oo, bago dapat. Okay. Ang hotline natin? Ang hotline po natin ay 893-1515. Okay. O sa mga sumusunod na cellphone number, 0925-802-9409 or 0908-873-5413 at sa aming direct line na 892-5243 po. Okay. Maraming salamat po sa inyong pagpasyal sa Radio Vision. At kung libre kayo, pasyal kayo ulit. Okay, tuloy-tuloy na tayo, Zarina, at puntahan na natin ang ikalawang sigwada ng ating provincial roundup sa pamagitan ng ating radyo ng Bayan Tayug sa lalawigan ng Pangasinan. Mm-hmm. Narito po si Grace Acquar. Maganda umaga, Grace. Konektado ka. Yes, konektado. Aka, gayon din kasamang Zarina. At maganda umaga sa iyo kasamang Zarina at kasamang Francis. Inaprubahan ni Pangasinan Governor Amado Pogi Espino III ang additional na 150 slots para sa Special Program for Employment of Students Project na ipinapatupad sa pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan. Nabatid na mula sa dating 150 existing slots ay magiging 300 grants sa susunod na taon. Ito ang pinahayag ng opisyal sa dinaos na distribusyon ng 60% wage counterpart ng provincial government sa second batch ng express workers na umaabot sa 75 benepisaryo sa dinaos na distribusyon sa Pangasinan Provincial Employment Services Office. Noon rito ay mayroong 75 grantees ng first batch ng express workers ang tumanggap ng wage counterpart ng probinsya. Napag-alaman ng Pangasinan Peso ay nakapag-release o nakapagpaluwal ng kabuang 730,000 peso sa kanilang counterpart na 60% sa probinsya sa 150 express workers. Bawat express grantee ay sumailalim sa 20-day experience na may arawang sahod ng 409 pesos. Samantala, ang nalalabing 40% counterpart ng dole ay mayroon namang hiwalay na distribusyon. Makatulong na malaki ang special program for the employment of students sa mga less privileged ngunit matatalinong mga estudyante. Kaya pinayuhan ni Pangasinan Governor Amado Espino ang mga ito na lalo nilang pagbutihin ang kanilang pag-aaral. Para sa Radio Vision, Grace Acquar na Radyo ng Bayan, Tayug, Media ng Bayan. Okay, tuloy-tuloy tayo at puntahan natin, ihabol natin Radyo ng Bayan Virac, Catanduanes with Arlene Bagadion. Arlene, Diyos Marhainaaga, konektado ka. Yes, habang makamahinaabangan ng mga Catanduan, ang balitan ng Diyos na drogba, inirreklamo din na mga users ang pabagal ng signal ng internet service providers dito sa lalawigan ng Catanduan. Ops, nako, nagkaroon ng diferensya ang linya ng komunikasyon. Samantala, at yung pong mga text na hindi namin nabasa, babasahin po ni La Porcelana bukas. Okay, and with that, uy, siya nga pala, belated, happy birthday. Oo, kay Kuya sa Wilson. Sa ating Wilson, nagdaos ang kanyang karawan last Friday. Last Friday, kaya pala nakalive. Hindi, hindi nagparamdam. Talagang ganun. Okay. Okay, ito si ano, bigyan mo ng konting shot naman si si Wilson, ang ating cameraman. Okay, happy belated, yes. Happy birthday, Wilson. And with that, Zarina. Yes, gusto ko po magpasalamat sa lahat ng mga nag-text, nanood at nakinig ngayong umaga dito sa Radyo Vision. Kung namisi po ang aming edisyon ngayong umaga, maaari kayong mag-log on sa youtube.com. Muli, ako po si Zarina de Suegro. At ang inyo pong kagapay, Francis Cancino, sa ngalan ni Mr. Audrey Gorisetta at ang Radio Vision Family. Nag-iwan ay isang mapayapa, masagana at magandang umaga. Have a beautiful Monday ahead of us. God bless. Until tomorrow, maraming salamat po.